Yun, good afternoon mga katinted. Andito kami ngayon sa Quezon City. Itong ikakabit namin ngayon ay silver tint. Yan, nakapala po siya, two-ply. Two-ply na silver tint. Yung hindi pa rin makita ang loob, pero pag nasa loob ka naman, sobrang linaw naman. Yan, yan, nag-uumpisa na kami dyan, naglinis na. Ang isa, nilinis na namin. Yan, ikakabit na itong isa. Bali, apat lang po ito na sliding door. Yan, bali apat na piraso po, silver tip, may kakapala na po siya. Yan, nilatag na po yan. Yan, kung mapapansin po ninyo, nakikita pa rin po yung labas, pero pag nasa loob po, pag nasa labas ka niyan mga katinted, wala pong makita sa loob. Yan po ang silver tint natin na 2-ply, sabihin po makapal na po siya. Sa heat rejection po, talagang hindi makakapasok ang init sa loob. Yan. Yan, today's content po mga katinted. Silver tint, home service sa Quezon City. Nasa second floor po kami yan. Yan po ang ating gagamitin na tint. Sukat na po yan, kaya pag kumukuha kami sa mga supplier namin, hindi kami pinadadala ng isang rolyo. Sukat muna. Pag binigay yung sukat ng client, dun po lang namin na tatabasin yan. Yan, kung makikita nyo yun, nahagod na. Yan po yung silver tip. Mamaya makikita natin yun sa loob. Yan, nahagod-hagod na po dyan. Yan. Nahagod na po ng ating senior installer yan. Yan. Ganyan na po ang proseso nyo mga katintid. Kung gusto nyo kahit mag-DIY kayo sa bahay ninyo, bili lang kayo ng tint. At least kahit paano marunong kayong mag-tint. Yan lang ang proseso niyan mga katinted. Yan. Tapos na yung isa na yan. Matatapos na. Tatlo na lang. Yan. Yan po ang pattern natin. Tinatanggal na po. Yan. Para sukat na sukat doon sa pinaka edge niya. Yan mga katinted. Yan talagang dapat walang siwang. Kasi kung may siwang, pangiting na. Pagagalitan din tayo ng ating mga client. Pag may mga siwang-siwang. Yan, dapat saktong-sakto. Kaya yung paghagod na yun na kulay dilaw, ginagawa namin yung ruler din yan. Yan, double purpose yung mga gamit natin sa ating carpet installation, building installation, and house window installation. Yan. Yan, nilinis na. Tapos na yung una, pangalawa na po ito mga katinted. Yan, nililinisan muna ng senior installer natin. Yan, punas hanggat sa nilatag na niya. Nung nilatag na niya, yan, pinuporma niya na dapat saktong-sakto. Kung makikita niyo, tapos na yung una. Yan, sa pangalawa na tayo. Yan, lumayo ako dyan mga katinted kasi tinitingnan ko kung may siwang pa sa malayo pag tinignan. Pero wala naman, kaya sabi ko kay senior installer, tuloy na siya. Yan, yun ang proseso niya mga katinted. Yung nakatayo niyan sa kaliwa, yan po yung ating client. Yan, yan ang ating boss. Yan, sa kanya po yung sliding door na yan. Yan, tinitingnan po niya para kung quality ba ang gawa natin. Pero hindi natin siya bibiliwin. Yan. Yan mga katins niyan, nasa kwarto yan. Yan, kasi sobrang init daw sabi ng client. Pinapasukan daw siya ng init, lalo sa tanghali, hindi siya makatulog sa tanghali. Yan, ngayon pinalagyan niya. Yan, nag-ipon lang siya. Yan. I-price reveal ko ba mga katinted? Yan. Less than 10,000 po yan. Yun. Yan mga katinted. Yan. Ginagawang ruler yan. Yung pababa para walang siwang. Kasi kung hindi natin gagamitan ng ruler yan, baka yung cutter matalim, baka dumiretso, baka mapunit. Yan. Pinorma na mga katinted. I think ito po, ito na yung pangatlo. Yan. Ito na yung pangatlo mga katintin. Tapos na yung una, pangalawa, pangatlo na tayo. Ayan. Ilatag na ulit. Ganun lang yung proseso mga katintin. Walang pagbabago sa proseso niya mga katintin. Ganun at ganun. Ayan. Lumayo ulit ako mga katintin kasi titira ko may siwang. Kasi kung may siwang pa, i-adjust ng senior installer. Ito yung sabi ko may siwang. Ayan. Kaya in-adjust niya. Ayan. Ilatag niya pati yung sa baba. Yan mga katinted, yun. Makita niyang okay na. Kinayod niya na yung pinakakanto para pumasok yung tint sa pinakakantuhan niya.
Yan, dinusog na ang senior installer natin. Yan, nakatintid. Yan, nung pinasok na niya, yan, sa baba. Yan, hinipon niya yun sa baba kasi baka makita siyang siwang. Yan, lumayo ulit ako para i-make sure na talagang walang siwang. Sabi ko naman sa kanya, wala naman. Kaya go na siya, hagod na. Yan, kailangan malakas ang hagod niya natin, mga katintid, kasi para hindi mahaya ng tubig. Altang halata kasi kapag hindi hagod ng maayos. Yan, kaya hagod na hagod yan. Sobrang lakas niyan. Yan, sobrang lakas ng hagod niyan. Yan, para talagang pulido yan. Tapos na yun. Tapos na yan, yan. Patapos na rin yan, mga katintid. Hagod na lang. Pulido na lang na hagod. Yan. Kita nyo nyo. Kitang kita yung tubig na lumalabas. Kailangan wala ka 0-0 water kasi yung matira dapat. Yan. Ganyan ang proseso nyan, mga katintid. Napakadali lang. Mamaya may kita natin yung pinaka-output nyo. Yan. Yan, may nakita pa siyang mga sobra-sobra na tint. Yan, kailangan din talaga na tanggalin yan. Kasi yan yung pagsisimula ng bubbles pag hindi natanggal yan. Yan, nilining niya. Yan. Yan, hinahagod niya ng husto yan, mga katintet. Pinapasok niya na sa pinakakanto. Yan. Yan, tapos na yan. Sa... Yan, yan natin, yan pala ang ating tint, eco tint yan, mga katintid. Makapal 2 ply yan, silver tint. Eco tint ang tatak. Yan, kung gusto nyo sa mga bahay ninyo, make sure lang natin na maging wise tayo sa paglagay ng tint. O magpapalagay man tayo sa iba. Kailangan may tatak para branded yung pangmatagalan. Yan. Yan, at last na to, mga katintid. Andito na yung pinakalast natin. Yan, make sure na talagang malinis bago ikabit yung tint. Yan, lumayo nga ako ulit dyan, mga katintid, kasi tinitingnan ko kung ano na bang difference nung tatlo sa isa. Yan, may kita natin na may pagkasalami na yung isa, tapos yung kinakabitan wala pa. Yan, halatang wala pang tint. Yan yung gamit natin. Yun. Nilatag na rin yan, mga katintid. Yan. Yan, lumayo ko ng konti para makita ko kung may siwang pa. Sabi ko sa kanya, wala naman. May sabi ko, ipasok niya na sa loob. May pasok na niya. Yan. Yan, tinuro niya kung may siwang pa. Kaya lumayo ulit ako. Sabi ko naman sa kanya dyan, wala na. Kaya, okay, nakakayuli na niya yan. Ayan. Yan, kailangan walang mga sobra-sobra. Kailangan saktong-sakto, 0-0. Yan. Kakatirin naman niya yung mga sobra-sobra. Yan yung tinatawag na pattern. Yan. Yan, saktong-sakto yan, mga katintid. Yan, kaya kung may bahay kayo na gusto nyong palagyan ng tint, yan, contact nyo lang po ako sa aking Facebook page, Car Tint Installation, at sa YouTube natin, pwede tayo manood ng mga sample natin doon, Tinted Show. Yan, may kita natin dyan yung mga sample bago kayo magpakabit, para may idea kayo bago kayo magpa home service o mag on-site installation. Sa mga building, pwede rin po. Sa mga bahay, pwede rin po. Sa murang halaga lang, friendly price lang, tatawag nilang friendly meal. Yan, Car Tint Installation. Yan, tinignan ko yung labas, tinuto ko pa kung may kita yung tatak, pero aninag po yung tatak doon ng tint, eco tint ang nakalagay. At mga katinted, malapit tayo magtapos. Yan, may kita natin yung pinaka-output nun, pati yung sa labas, titingnan natin. Kaso nasa second floor ito, sipatin lang natin sa labas kung kayang makita yung silver doon. Yan, ito na yung mga sobra-sobra sa tint. Yan, ibinigay na rin namin sa client namin para kung may gusto pa siyang palagyan, may ilalagay niya. Tinuruan naman namin siya kung paano siya maglagay. Gamit lang yung card niya at saka may basahan lang para hindi mapunit yung tint. Yan, baka may mapaglagyan pa siya ng mga binta-bintana dyan. Sabi ko sa kanya, kung hindi niya kaya, mag-chat lang siya sa amin o mag-text lang siya sa amin, tutulungan namin siya.
Yun lang mga katinted, maraming maraming salamat sa inyo. Yan, yan ang labas ng silver na silver mga katinted, hindi kita sa loob.